noong dalawang linggo na ang nakalilipas, tumawag sa akin yung aking kumpare at nagkwento ng kanyang karanasan sa pagkakataong nakaharap siya ng unos o problema o yung sasabihin na ho nating muntik na na malagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Matapos na siya ay maglahad ng kanyang salaysay o kwento sa kanyang karanasan, ang sinabi ko sa kanya, "Salamat sa Diyos at ikaw ay buhay pa dahil may misyon ka pa sa mundong ito." Marami ho akong mga kaibigan na nagkukwento sa akin ng kanilang iba't ibang karanasan na sila'y nagkasakit, gumaling, nakaharap ng aksidente, nakaligtas. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, magpasalamat ka sa Diyos at ikay buhay pa dahil may misyon ka pa sa lupang ibabaw. Minamahal na mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ascension. At sa Ebanghelyo po nating napakinggan ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Marco, ito ho yung paghahayo ni Jesus sa kanyang mga alagad, the commissioning of the apostles. At ipinakikita ni Jesus ang misyon na kanyang ginawa sa lupa at kung paanong ang misyon na ito ay kanyang tinupad at kung paano ang misyon ay kanyang itinagubilin sa kanyang mga alagad. Ang salitahong misyon galing sa salitang Latin, missio o mitere, na ang kahulugan po niyan ay to send, ipahayo, ipadala, no? To be sent. Kaya nga, the word apostle, no? Kung atin hong titingnan yan, ang ibig sabihin yan ay to be sent. No? Sila'y sinusugo o isinugo ng Diyos, ni Jesus, para yung kanyang misyon ay ipagpatuloy dito sa lupa. At ano ho ang misyon na iniwan ng ating Panginoong Jesus? Sinabi po ni San Marco, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Go to the whole world and proclaim the good news. Yun pong good news, galing po yan sa salitang Griego, Evangelion. Kung atin hong susumahin yung Greek word na yon, ang kahulugan po nun ay to tell good news o ang pagsasabi ng mabuti, ang pagpapahayag ng kabutihan. Kaya nga po, minamahal na mga kapatid, ano ang mabuting balita na ipinahayag sa atin ni Jesus nung siya'y dumating dito sa lupa? Ang mabuting balita ng kaligtasan natin. The good news of our salvation. At yan po ay ginawa ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang misteryo paskwal. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. At ito nga po, no? Ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngayon, iniwan sa mga alagad ang misyong ito na ipadama ang kabutihan ng Diyos sa kanyang gawang kaligtasan dito sa lupa.
ang ginawa ni Jesus na kabutihan na mga makalangit na bagay ay ipagpatuloy dito sa lupang ibabaw. At yan po ay ginawa ng mga apostol. Hanggang ngayon po, at tayong lahat, minamahal na mga kapatid, we all baptized. No? Meron po tayong responsibilidad at meron tayong misyon na ipagpatuloy din ang gawang kabutihan ng Diyos. Tayo pong lahat ay mga binyagan. Tayo po ay kabilang sa simbahan ni Jesus dito sa lupa. Kaya nga, the church by nature is a missionary. Kaya anumang estado natin sa buhay, ikaw man ay magulang, anak, anumang profession mo sa buhay, sa lipunan, anumang katatayuan mo, basta ikaw ay binyagan, ikaw ay may tungkulin na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Papaano ho? No? Sabi nga ho, good words inspire. Yun ang simpleng pagsasalita natin. No? Kapag ho ang namumutawi sa ating mga bibig ay mabubuting salita, ano yan? Nakakapag-evangelize na tayo. We evangelize with our good words. Kaya nga, good words evangelize. No? But bad words discourage. No? Kaya nga ho, no, tayong lahat may misyon sa mundong ito. Sana alam ninyo ang inyong misyon dito sa lupa. At tinutupad natin ang ating misyon. Ako ho, bilang pari, alam ko ang misyon ko sa mundong ito. At ngayon na ho, ako'y inilagay ni Archb sa parokya, Our Mother Perpetual Help, sa Agoncillo. Dahil alam ko ang isa sa aking misyon ay ipagpatuloy, tapusin ang simbahang nawasak ng pagputok ng Bulkang Taal. 2020, pumutok ho ang bulkan, di ba? Marami dito sa atin sa Padre Pio ang naging evacuees. At isa po sa mga nasira ay ang simbahan ng Diyos o bahay ng Diyos sa bayan ng Agoncillo. Na kung saan po, yan po ang aking assignment ngayon sa parokya. Nasira po yan, no? Totally demolished. Nag-ground zero. Kaya ho, nung ako'y dumating, ay ipinagpapatuloy ko po ang pagpapagawa at pagpapatapos. Kaya ho, ako'y naririto ngayon. Ako'y lumambing kay Father Oka, ating kurat rektor ng Pambansang Dambana ng Padre Pio, na makahingi ho ng tulong sa inyo, sa inyong kabutihang loob, sa inyong ipagkakaloob. No? Yan po ay ibibigay sa Our Mother of Perpetual Parish para po ipagpagawa, ipagpatapos ng simbahan. Napakarami pa ho. No? Wala pang, ako na ho ang nagpabubong, no, ako'y dumating, wala pang kisame, walang flooring, walang altar, walang pintura, wala pang main door at side doors, marami pa ho. No? Na talagang ipapagawa. Kaya ho, we appeal to your good heart, no? Na sana po ay tulungan natin, no? At yan, ang isa sa ating misyon, ang tumulong sa nangangailangan. Kaya nga po, mga minamahal, sana alamin ho natin kung ano ang misyon natin dito sa lupa. At kung ano ang misyon natin, ipagpatuloy natin ang gawang kabutihan ng Diyos dito sa lupa.